the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Come into the Lord's family with confidence and discuss the Lord your part in our Savior. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have believed in you, in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I have been to do, to my call, to my call, to my most gracious call. Therefore, as Blessed Mary ever heard you, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O God, whose only begotten Son has appeared in the world, daily bless, grant your great that we may be in worthy to respond to him whom they recognize us out of worthy by ourselves, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the first letter of John. Beloved, let us love one another, because love is of God. Everyone who loves is begotten of God and has knowledge of God. The man without love has known nothing of God, for God is love. God's love was revealed in our midst in this way. He sent his only Son to the world that we might have life through him. Love, then, consists in this: not that we have loved God, but that he has loved us and has sent his Son as an offering for our sins. The word of the Lord. Thanks be to God. God has visited his people.
The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Ghost will abide in tomorrow. Glory be to you, O Lord. Jesus saw our once called, he beat them for they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them and break them. It was not any way. And his disciples came to him with a suggestion, this is a deserted place, and it is a great way. Why do you not dismiss them so that they can go to the crossroads and villages around him and buy themselves something to eat? You give them something to eat, Jesus replied. And that they said, are we to go and spend 200 days' wages for bread to feed them? How many loaves have you? Jesus asked. Go and see. When they learned the number, they answered 5 and 2 fish. He told them to make the people sit down on the green grass in groups or parties. The people took their places in hundreds and fifties, neatly arranged like flower beds. Then asking the 5 loaves and 2 fish, Jesus raised his eyes to heaven, pronounced a blessing, broke the loaves, and gave them to the disciple to distribute. He divided the 2 fish among all of them, and they ate until the end of the meal. They gathered up enough of their garments to build 12 baskets besides what you made of the fish. Those who had eaten the loaves numbered 5,000 men. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa pamilya na po tayo sa ahati-hati ng tinapayan ng isda na nagpakain sa mga manipo lalaki hindi pa kasama ang mga bata at mga babae. Bahagi ng pagkayan na patuloy niya pinapanig sa amin ni Jesus ay ang pagtugon sa tinatawag po natin greater participation na itinulong niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang ipinahayag sa kanyang mga lugar ng mga salitang kayo ang magbigay sa kanila ng mga kain. Sabi nga naman niya ang mga lugar na paano ang nakapagbibigay. Meron lamang ilang isda at tinapay sa papel ng ating ipinahayag ay 5 loaves and 2 fish. 5 tinapay at 2 isda para sa napakaraming tao. Pero ang paliwanag ko na kung saan ay si Jesus ang nagparami. Pero may participasyon na ginampanan ang kanyang mga lagat. Sila yung nag-distribute ng nabanggit ng pagkain. Kaya napakalala po yung patuloy natin po na po, yung ating patuloy ng pag-ama sa tinatawag po natin laying in power, yung mas malalang ng partisipasyon ng mga binyagan. Maliwanag na kung saan ay in participation na nagsabi na sa ito magkakalim. Hindi. Ngunit sa Diyos magkakalim. Pero marami kayong pwede maitulong. Katulad ng mga yung pinamanin namin sa pagkakita na ng mga ministries. Malaking may tutulong para mabawasan ang loob ng pari. Ang ginawa natin, kapag tayo gagawa ng organisasyon, hindi yung organisasyon na
pagbibigay lamang ng trabaho sa pari, ngayon po sa konsesyonal, ay tutulungan na maging maliwanag na pagkilos yung gawain ng pari. Kaya yun po naman yung makita ng pagpapantay. Kaya po yung mga organisasyon ng simbahan ay kung tawagin natin, to act in the name of the parish priest. Kapag tinangit nilaga ng simbahan, if you no longer act in the name of the parish priest, nawawala na kayo ng function. Kasi hindi ng function. Tumutulo. Pero, para sa pangalan ng simbahan na ipinilaga ng Diyos na nagkataon ang pinamumunuan ng parang sa bawat parokya. At ito yung buhay patuloy natin hapon na nakapagawa yung patungunan natin para gano sa paglilimog natin na 50 years ng diocese. Pagkawal yung babahagin po natin ay maging bahagi ng pagtulog. Kaya po, inaanswerin po na lahat po na sa next Saturday may meeting ng UBC. Sasama na rin po natin yung 40. Yung 40 na kasama sa PPD. Yung ano ba yung PPD? Yung Paris Pastoral Team. Yung binuo natin 50. Bagaman halos din po yung member ng PPD, halos member din ng PPD. Pero may mga member ng PPD na hindi kasama doon sa PPC. So, maging bahagi na rin ng pagsama sa maraming mga pagkilos na kinakailangan ng pagbigyan ng pansin na kinakailangan natin ilalag para po ngayong buwan ng January. At yan po isa darating na sa pagod na mabigyan natin ang hindi ng pagtugod. Isa po yun, ang pa. Sa darating na Biyernes, darating yung image ni San Pablo o ng Ermitano sa ganap ni Kalima ng gabi. So, hindi yung tulog. Nasa lulungin ng naman natin, hindi magtatagal sa akin sa loob ng apat na araw. And then, yung pong pagkaya natin, yung po sa yung makatulong po tayo sa para sa finances na anniversary na sana po yung kung kayo nakatanggap ng sobre na nakalagay ay Golden Jubilee Club. Nung hinihiling po na sana po ba yung po 100,000 na minimum na pwede po natin may bahagi para po sa tulong sa mga programa po ng Golden Jubilee, yung pastoral, na may bahagi po natin para po sa pagtulong sa pagpapalagalan po ng aming mission sa daigdig na ito. So, kaya po na makapagpapalagalan kayo sa atin ni Jesus, kayong magbigay sa kanila ng makakain. So, pero din po, hindi po tatakbo yung ating mga programa. Ito po yung pag-diocesan level. Pero may mga pagkilos na magigil po natin on parish level. Kaya hinihulog natin ang mas malawa o malawang pagtugod. Pagkaman po, nabanggit ko na ito ay sa isang pamilya ko yung nakalipas na simpang gabi. Ay naman po ay magpunan natin ngayon kung sakaling pa na kayo hindi nabibigyan, kayo na kung tingin noong para po sa sobre. Pero bahagi po ng pagkilos na mapag-usap at isa sa PBC for this Saturday, yung tinatawag na talo patron
diocese bilang sa pangalan ng San Pablo ng unang ermitano. So ito po yung ating mga inilalakad ang programa. Ito ay hinihiling ng mga panuro natin. At yan ay nakailangan ng inyong suporta. Kasi kung wala tayong, kung walang kikilos, hindi pa sa tigilas, pero sayang po yung mga tao na matanggap ng tao yung biyaya na ibinibigay ng Diyos. Hindi lamang pagkain, katulad ng isda at ng dinamay. Kung hindi sa lahat yung pagkain ng tao, yung braso ng Diyos, na matulungan tayo, lalong-lalong po sa mga programa na ipinamanin ko sa inyo na yung pagtalaw ng pagkakon sa pagkakon ng ipitan sa parokya, yung pagtalaw ng pagkakon sa bawat bahay na pwede kumagkap sa kanya. So yun yung kinakailangan natin pag-usapan sa Sabado kasi may mga mechanics na dapat naayusin. Yung matutungan financially yung ating diocese para po sa mga programa ngayong taon na ito ng nakilang ibideo yung po sa ibinigay na sobre. Ulitin ko lang ulit po sa mga magbibigay ng 100. You will receive a certificate of recognition coming from the diocese, coming from the bishop. So, yun po ay bahagi po ng pagkilala sa inyong pagtugon sa nabanggit ng pagkilos. So, ito po, pero ipanulang na po. Kayo ang magbigay sa kanila ng mga kami. Kaya tumulman ko na ako sa mga maraming mananampalataya ang pinakailangan natin mabigyan ng pagtukod sa kanilang pangailangan na namumutok at naupaw sa ating pananampalataya. At ito pong mga bagay na ito na binanggit ko ay nalaman sa hindi lang po exclusive para sa dito, no? Pero dahil sa itong program na namin tao na ito, dito po namin sa namin itukod yung ating pansin. Pero ano bang bahagi ng pwede natin may tulong ay hindi po na ikinulungod ng Diyos na makampana natin ang sabi na natin to be an extra hand para ang iba ay mabusog sa biyaya ng Diyos.
Manalangin kayo mga kapatid ko ang pagkakain na aking tulungan. Pray, pray the Lord's Sacrifice of your Son and of God. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of his name, for our good and the most holy truth. O God, the Son of God and the Son, receive in favor, we pray in the overness of your people, that while they confess with devotion and faith, may be theirs through these heavenly mysteries, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, above your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. His right and just. It is to the right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, for the power of our life. Through Christ our Lord, for what the peace of this awful mystery, though invisible in his own but divine nature, he has ever visited in arms and begotten the world of ages. He has begun to exist in time, so that raising out in himself all that was cast out, he might restore unity to all creation, and call straight humanity back to the heavenly kingdom. And so with all the angels to praise him, as in joyful celebration, we acclaim. In a similar way, when the supper was ascended into the chalice and once more giving thanks, giving his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for me, for the forgiveness of sins. Do this in memory. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer the Lord the bread of life in the chalice of salvation, giving thanks that you have held us for you in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking the body and blood of Christ, may we be gathered into one with our spirit, the member of our Lord, your church, spread to all the world, and bring it to the fullness of charity together with Christ.
Remember us, our brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of the resurrection of the Lord God in our hearts. Welcome them unto the light of the grace and mercy on us all, we pray, that we, the blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints, who have pleased you throughout the ages, who remain to be poised in your life and in grace and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, your glory and honor is yours forever and ever. Amen.
Let us pray. O God, who loves us to offer any of your sacraments, when we pray, the effects of this power in our hearts, that we may be made to receive your gift through this very gift itself. Through Christ our Lord. Amen. Ito yung kung ating son sister ay bagong bili ko yung amplifier kung po ay bigay ng Paris Pastoral Council. So medyo yung aking amplifier na bagla ito nakalipas na kapaskuhan. Medyo matagal-tagal na rin. So kaya, medyo kumanta po ngayon yung kong ating sound system. Unang-una mga kumpaya, medyo umina yung kanyang lakas. Eh, yun eh, kasi hindi pa yung kawin sa dati. Kapasalaman yung kumpaya sa mga nag-ayos. Bakit na yung mga ating Webes na 7-7 ay itutuloy po natin this coming Thursday. So, pagsumikapan po natin na magulungan, makapagkalo tayo. Sabi ni Bay Father ay mag-assign na lang daw ang bawat organization, bawat oras. So, kapag ganun gagawin na hindi na negosyo doon. So, ang ating inaano ay maging negosyo. Ngayon, kung sakali man hindi magtatry, pero tayo ay nakinakwalaw at tutusin. Pero yun po yung natin, hindi man magtatry. Ibig sabihin, hindi na makikinig ng negosyo. We can find another way. Pero ayoko nang ina-assign. Bakit? Ay, hindi devotion yun sa pinitan nila. So kaya kung sinabi ko natin devotion, kung sinabi ko devoto ako rin, ibig sabihin ay maging bahagi ng ating pag-devos. Nakakapunta na kayo sa Lendaya, nakakapunta na kayo sa Kiyako, sa nakapunta kayo sa Baglaan. So, pero hindi mga devotion doon. Kaya yun ang dinamisyon natin makita. Kaya, kung sakali pang hindi mag-try, then we would stop it. Because, simply means, it does not really be a part of our devotional practice. Pero yun ang punto natin. Ito'y inuawin ko na maging bahagi ng ating devotion. Ibinubukas ko ito. So, kaya inu-open natin. Pero kung sarali pa, sabi nga natin, isasarado nito, nasa inyo yun kasi kayo may iwan dito. Pero yun po yung point. When we speak of emotion, emotion mo. Hindi sa digital. So, kaya po, yun yung patuloy natin pangyayari. Yung 7-7. May problema na natin kung isa yung critical hour. Yung 11, 12, and 1. Yan po yung medyo mahirap na oras. Yan po yung naging bahagi ng aking obserbasyon. Yan yung mga oras na medyo mahirap ang tao. Pero ito na lang natin kasi bahagi mo yun ang ating pag-ilos na makita natin na ito talaga ay may emosyon sa panalo sa pagkakaroon sa ata at saka sa pinapapakaw natin sa ating patrobasis sa mga impors. Sige, pili, pili. Yung mga pong perpetual Eucharistic Adoration is still the same, no? Perpetual Eucharistic Adoration, kinakailangan may tao.
buong putrusin ako ni Queen Kapagpapasun, ako ay tao yun, perpetual na. Ito sa atin, ay once a week tama. At 1 hour tama, once a week. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. May Lord, may God, there's so we thank you for the gift of marriage and family. The Lord be with you.